we all shout in unison, OSCE sucks. Talaga. After nung exam, parang tulala kami lahat ng mga kaibigan. Parang na-trauma, parang ganon. So, would you like to work as a nurse here in the UK? Are you registered for the new NMC OSCE exam but don't know where to start? The new NMC OSCE features 10 stations, including the four APIE stations, plus two pairs of skills, plus two brand new stations testing your values, behaviours and knowledge of evidence-based practice. Nurses, we can't wait to be there by your side as you prepare for the brand new NMC OSCE. You know what to do? Take the first step. Call 0203 637 6722. That's 0203 637 6722 today. Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today we have a very special guest. Manong knows best. Our trust at the time sends at the boot camps. So the training program itself wasn't completely polished, the one that we had in our trust, and we had to go to another trust for a few weeks of training. So we had to learn to be more industrious and at the same time less selfish with what we learned, kasi we had to be able to open to train other nurses who's gonna take their OSCE exams after us and pass the knowledge and skills that we learned while preparing sa kanila. Feeling ko medyo hindi maganda yung support sa ano ko, sa company ko, kasi 3 days lang and that's it, and then you have to work on your own, that's it. It was actually yung during ng process ko ng review, yun po talaga ako, super stressed po ako that time. Experience. So my agency and my employer provide an intensive 5 days review and module, like an online module that we can study. It was a good support from my employer and the agency. That's why I passed the OSCE. Man knows best. I would say OSCE experience is fun and scary. Na-enjoy ko naman. For me, yung OSCE, yun yung pinaka-nakaka-stress na exam na nangyari sa buhay ko. So, ayun. Hindi siya sa mahirap. Ano siya? Nakaka-pressure siya sa oras. So, actually, sa PEDS OSCE, tatlo lang yung skills na we have to study. Compared sa adult, 'di ba, marami yung skills sa adult. Yung sa children's OSCE or yung PEDS OSCE, we have to study 3 skills lang, which are the physical observations, removal of urinary catheter, and the subcutaneous injection. So it's easier than the adult OSCE. Okay, parang naging nakakapanibago nung nandun na ako sa mismong area, kasi sanay ka na magte-train ka ng from assessment to evaluation and then yung skills mo. Pero nung time namin kasi, pagdating mo dun sa station, i-assign ka na lang kung saan station ka eh. So it's not start ng assessment ka to evaluation eh. So kumbaga minsan, meron yung ibang parts na nauna. Like for example, sa akin yun, pagdating ko, nauna sa akin skills before the APIE. And then afterwards, syempre, for the anxiety itself, mapapaisip ka, nagawa ko ba ito? Nagawa ko yung ganyan? Which is nerve-wracking personally. Kasi parang ano ba, babagsak pa ako dahil di ko nagawa to or hindi. And the pressure is so much more. The pressure failing, that actually probably is one of my parang, alito, greatest fear dito sa face dito sa UK. Kasi nga, if I fail, and they know, a lot of people know that I'm an instructor, diba? Ay, ba't ganun? Ang dami. Enjoy ko, kasi yun lang yung time na nagkaroon ako ng ano, ng mga kaibigan, kasi yun nga, dumating ako dito sa nursing home, mag-isa lang, wala akong kakilala, walang Pinoy, lalo na sa care home ko, walang Pinoy. So, nung nag-OSCE, ano ko, tawag dito, nag-train lang sa OSCE, doon lang ako nakakita ng mga Pinoy, and sila na yung kinonsider namin isa't isa ng mga kaibigan, kasi ganun din yung experience nila. Wala silang kasama. So, yun talaga yung pinakagusto ko lang experience sa OSCE. Nagkaroon ng kaibigan.
mga regulations, you just need to relax and they will gonna guide you all the way. Kung kulang ka nga sa time, sometimes they parang they adjust for you. Sasabihin naman nila sa iyo. They're very supportive. Hindi sila yung mga tipo na it's a pressure ka. They're gonna give you time and they're gonna make you feel more relaxed. Yung exam itself, sa totoo lang, alam nyo na yun sa Philippines kasi natitrain nyo naman siya. But then, when it dun sa actual exam, dahil sa pressure, for sure, makakalimutan nyo lang that. Man knows best. Mahirap siya na in terms na kailangan magawa mo lahat in a specific short period of time. So, suggest ko din sa mga mag-OSCE pa lang, ayun. So, more practice lang talaga. Tapos orasin niyo yung sarili niyo. Ako ang ginagawa ko. Nire-record ko yung sarili ko. Tapos, nagsasalita lang ako. Tapos, titignan ko kung na-beat ko yung na-catch ko yung specific na time. Tapos, after nun, di ba may guide? Meron namang review guide. So, titignan ko kung nagawa ko ba doon sa mga sinabi ko. So, ayun. Feeling ko, para sa akin, helpful yun. Pero, ayun. Suggestion lang. Ang naging realization ko na lang afterwards nun is that so long as I was able to hit the markers for criteria of the exam, even if I didn't stick to the script that I'm used to or to what I've actually trained in the hospital kasi, sometimes, makakalimutan mo na siya on the exam floor eh. Pero, ang natutunan ko din is at the end of the day, if I was able to do the marking criterias, I was able to do them justice, I think about 80 to 90%, I'm still probably gonna pass that specific skill station. Just try to relax. Just try to remember why you came here. OSCE memorization.